Yes, ayan. Nasa labas ako ng bahay ni Lola. Ayan yung harapan namin. Bakery. Ayan naman tindahan ng mga bigas. Ayan naman yung bilihan ng mga sexy na damit. Ito yung paupahan ni Lola sa baba. Nagkakahalaga lang naman ng 45,000 yung kanyang pinapaupahan. Nandito po sa aming baba. Taglamig. Ayan, sarado yung isang dermatologist clinic. Sarado sila, guys. Sarado. Ayan naman yung tindahan ng mga atis. Ayan, guys. Kasi ayan ang bilihan ng mga permit. Ito yung dalawa. Lamig. Ayan, kaya kapag nasa Pinas na ako, labi ko itong makikita ang lugar ni Lola. Ayan yung sambagitan na bulaklak. Ngayon walang bulaklak. Sambagitan. Ayan, ito yung baba namin. Ayan. Many restaurants. Sarado ngayon, guys. Sarado. Yung cake na yan, yung bakery na yan dyan, sobrang mahal. Ayan naman yung damitan ng mga lalaki. Damit ng mga lalaki. Mura na yan dyan. Ang lamig sa labas. Daming dumadaanan mo na motorcycle kasi nga nasa city. Doon sa kabilang kanto maraming paninda. Ang lamig-lamig talaga. Ayan yung address. Ito yung bahay ni Lola sa baba. Yan, kasi ito makitid kasi nga pinapaupahan dito sa kabila. Siyempre, mahalaga ang pera. Kaya ang daanan ay masikip. Ang daanan ay maliit lang. Sobrang liit. Ayan na, paakyat sa bahay ni Lola. Ayan ang Mercedes-Benz ni Lola. Ayan o, guys. O, sira na yung dingding nila. Magwa 1 year pa lang kasi nga tumatagos yung tubig kapag umuulan. Hindi na pinarenovate ng mga anak kasi nga matanda na si Lola. Ang balak nila nito ay gawing hotel.
Kaya hinahayaan na lang na ganito ang dingding. Kasi sa taas okay naman. Dito lang sa baba. Yan. Last year lang yan pinarenovate ng 160,000 Taiwan dollars. Na sa atin ay 260,000 Philippine money. Ganyan si Lola ay mapera iyan. Madatong itong alaga ko. Anong siyos niya pala andito.